Tapos lagyan natin ng USB. USB lang muna ilagay natin dito. Kasi ang cellphone, ginamit natin ang cellphone yan. May power na siya. Hello guys, panibagong video naman tayo and welcome back sa my channel. May bago tayo nitong dumating music sound mixer. Bali, ang problema dito ay hindi siya may power siya, kumislap lang at mawawala din. And then pag niload natin ang amplifier at saka dito sa cord kaling sa cellphone ay hindi siya gumana. So yan, nakasaksak na to. Then naka-open ang power dito. Oh. Parang kumislap lang ang ilaw. On, off, on, off. So yan ang alamin natin kung ano ang sira ito. So buksan natin to at linisan muna natin bago tayo mag hanapin ang anong problema nito. Okay, ito na siya guys, na buksan na natin at tanggalan natin ang mga button nito pati ang cover niya. So ang sunod natin na gagawin dito ay magsukat tayo ng supply, kung nakating bang supply dito sa my board, sa my B plus dito, filter capacitor dyan sa ano, sa dito check natin dito ang supply, kung nakarating bang supply dito. So pagkatapos, okay, i-pause muna natin to. Okay, patuloy po tayo. Magsukat tayo dito ng supply sa may B plus, kung mayroon ba. So naka plug in na yan, naka switch na rin. Tingnan na to dito sa may supply, o mayroon ba siyang supply. Mayroon tayo na sukat na negative 29 volts. Sa kabila naman ay positive 29 volts. Tapos dito sa may B plus, mayroong 87 volts. Sa kabila naman ay 42 volts. So dito sa may diode tayo, sa may lagpas ng regulator, mayroon 43 volts na nasukat natin. So pasok dito sa transistor, mayroon tayong 29 volts na nasukat. Sa kabila, sa out naman ay 0.7. Saka sa kabila rin 0.7 rin sa kabila. Dito sa 29, wala, 0. 0 dito sa 3. Try natin tong ihang itong tatlo. Ito lang naman ang palitan natin, kasi dito sa ibang pisa ay mga SMD, wala tayong pampalit yan. Pero
bihira din masira dyan kasi minsan lang naman to gagamitin ng may-ari, hindi naman to madalas ginagamit. So dito tayo sa tatlong musbit. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na kayo at pindutin ang bell button para masundan ang may musunod pa natin na video. Nasa guys, natanggal natin ang isa. So AN7815 ang nasa gitna ito. So hindi pala to output na audio output, hindi pala audio output to, ay regulator pala to. Siguro itong regulator na to ay 15 volts. Saka dito sa kabila naman sa may kaliwa 5 volts. So habang sinukatan natin dito, wala siyang output na nasa gitna ito. Walang output dito. So try natin itong palitan itong nasa gitna. Iisa-isa lang natin na palitan. Iisa-isa din natin na ilagay dito ay kabit dito. Ito lang muna nasa gitna ang papalitan natin, kasi yan ang sinukat natin yung kanina na wala siyang, meron naman siyang 15 volts ito, pero pagdating na dito sa out niya ay wala na siyang out. Okay, palitan natin itong nasa gitna ito. Ito ay 7815 AN. Siguro ang ipapalit natin dito ay itong may parang may baywang sa gitna. Yan o. So mga kaparehas lang ang number, AN7815. So kabit natin to, parehas lang naman ang number ito, pero lahi magkaiba ang katawan, yung body niya. Magkaiba naman ang forma ng body. Pag ganun pa rin, ay papalitan natin yung tatlo. Pero ito, yung isa naman ang unahin natin kasi wala siya ditong output na may input, pero walang output voltage. So kabit natin ito. Ibalik lang muna natin itong dalawa.
mga hindi pa nag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na po kayo at pindutin ang bell button para ma-update po kayo sa sunod natin na video. Try na natin natin ikabit to para iisa-isahin lang muna natin to ikabit. Post ko muna to. So bali natapos na natin nakabit ang EN7815 guys, ito hindi pa natin naputol ang paa nito, ang pin niya tatlo. So magsukat na tayo ng supply nito kung mayroon na ba siyang out dito sa may kaliwa dyan. Kung mayroon ba siyang out, kasi kanina wala siyang out, hanggang dito lang ang 15 volts na out sa kabila, sa 15 volts na in, sa kabila wala naman siyang out. Kaya siguro ito na uminit ang kanyang heatsink dahil sira. So ngayon napalitan na natin, try natin ito na sukatin ulit. Okay, so plug in natin ang kanyang plug, kasaksak yan. Tapos nakasit na tayo sa DC volt yan. So suko natin ang switch dito sa likod dito, nakauna yan. So magsukat na tayo, nakasit tayo sa DC. Sukatin natin dito sa may output nya kung mayroon na bang 15 volts. Ano? Mayroon na siya 15 volts. So ito lang siguro ang sira nito. So dito naman yung nasukat natin kanina, wala tong fan. Dito mayroon rin dito sa may 5 volts. Ang 5 volts dito ay dito sa kabila. Ito. O mayroon 4.9 volts. Tapos dito naman sa may 29 negative 15 at saka negative 29, ang out nito ay negative 15 sa may ano, sa 79 15. So okay na to, mayroon na siyang power. Kung tingnan natin, oh, sa may ilaw na siya. Yan, oh. Mayroon ng ilaw sa USB. Tapos dito, so mag-testing lang tayo dito kung mayroon ba siyang audio. Okay. I-post muna natin to. Balik lang natin sa cover niya. So, bali, ang sira lang dito, guys, ay yung EN7815. Itong IC na to, na voltage regulator yung nasa gitna, yung pinalitan natin kanina. So yan ang nagbigay supply din dito sa EN7805, yung 5 volts dito sa may supply dito sa bigay na supply ng kanyang USB. Dito kinuha ang USB, oh. Yung 5 volts dito kinuha ang USB, yung tingnan natin ang linya. Yan, tumawid siya. Yan, tumakbo dito sa may terminal. Ayan, ay papasok ng USB. Ito ang switch ng USB to. So, ito namang 15 volts. Ay, so, yan din ang regulator ng kaniyang equalizer dito. Yan, tumakbo ang kaniyang linya. Papasok dyan. Papasok dito sa may IC na dyan. Tapos ang itong supply na to, yung EN7815 negative supply to ng
Dito sa may ano niya, power sa may ilaw. Yan. Pasok dito. Tumakbo rin dito sa may ano niya, mga tatlong IC sa may equalizer control ng saan ba to? Ano bang control ito? Dito sa mga graphic equalizer, yan ang supply ng negative 15. At dito naman, ang supply dito ay yung 5 volts. Dito rin, adi, yung 7815 dito, nakapaligid, nakakontrol, pati dito. Yan kinuha ang power. Power ito. So, testingan natin yan mamaya. Patunogin natin kung mayroon ba siyang tunog. Testing na tayo. Nakasaksak na yan. Ito. So, nakaready na rin ang amplifier na kinabit natin dito. So, iuna natin ang switch. Tapos, lagyan natin ng USB. USB lang muna, ilagay natin ito. So, yung cellphone, ginamit natin yung cellphone yan. May power na siya. Yun, oh. Okay na to guys. Maganda palang boses itong CD mixer na to. So, maraming salamat sa pagpanood at huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang bell button. Kung nagustuhan niyo ang video, i-pag-share at i-like. Okay.